po. Good morning. Ako po pala si Marie Lubigan. Nakatira sa Bernardo Compound, Perpetual 7, Mambudyos. Inuminate ko po si Johnny Coco Stolbo. Nakatira sa Bernardo Compound. Siya po ay sa kapitbahay ko. Inuminate ko po siya sa Ibrahim Bay, Duke Samar. Dahil po siya ay mapasok sa McDo ng Imus. Naglalakad lang po siya pa uwi at papasok. Inuminate ko po siya dahil siya po ay karapat-dapat na mabigyan. Siya po ay isang working student. Siya po ay naisipan namin inominate dahil umuwi po siya na hating gabi ng 11. At siya po ay naglalakad lamang mula sa Imus papunta ng Bernardo Compound. Sana po isa po siya sa mapili at mapiyayaan ng libreng bite ng Doc Summer. Maraming salamat. Janito Custodio Villanueva po. Bali, nakatira po ako sa Bernardo Compound, Perpetual 7, Mambudyos po. I'm 19 years old, working student po ako. Bali, nagtrabaho po ako sa McDonald's Sumeno. Yung oras po namin doon, hindi po siya totally sane po ng schedule. May time po na, pero madalas po kasi ang schedule po talaga na ay hapon po hanggang gabi. So, madalas ako umiyak ko ng alas 11 niya. Sa school naman po, bali ngayon po kasi under operation po sila. So ngayon po, bali nakapokus ako ngayon sa may trabaho po. Para masustentuhan ko yung mga pangailangan ko ng pamilya ko. Bali ngayon po, ang trabaho, nag-iisa lang po kasi si Papa nag-umuling sa amin. Ngayon si Papa po, minto po siya sa pagtrabaho kasi dati po siya nagka-canvas ng mga scarf towels po. Kasi dahil po dun sa due to COVID po, nahinto po siya ng pagtitinda. So ako po yung nagtatrabaho sa aming pamilya po. Meron po akong dalawang kapatid, nag-aaral po sila. Tapos ngayon po, yung baling mga pangailangan po namin sa bahay, ako po yung sumasalo ngayon. So, yun sa, ako po yung nominate ni Ate Marilu Bade, kapitbahay ko po siya. Ninominate niya po ako dahil madalas din po nila ako nakikita naglalakad po papasok at pauwi. Kasi bukod po sa wala pagpapasok po, mahirap po sumakay. Pauwi din po kasi wala na rin po talaga ako naabutan na sakayan. So madalas po talaga naglalakad lang din po talaga ako. Pati bukod po doon, takot din po kasi magsasakay. Kasi ngayon sa COVID po, baka if ever hindi makasabay ako, ayaw ko din naman po mahawa. So para makaiwas, naglalakad na lang po kasi yun lang naman po yung transportation na kaya kong gawin. Tapos bukod po doon, kung ako po yung mapipili na isa sa magbibigyan po ng buhay, hindi po ako magpapasalamat kasi isang malaking tulong po talaga to para sa akin, hindi lang po sa akin, hindi din sa pamilya ko, para mas mapagaan po yung transportation ko papasok po sa trabaho ko at makatulong din po siya, makabawas po ng bago sa pang-araw.